So, pay ah. Kapay dinosaur. Kulay dilaw ka tayo yun. Ito ka tayo yung mountain. Nay, lumipad na si Superman. Ay, kitang tarap din mga vlogger. Ay, siyempre ah. Kain naman. Yellow mga gagayam, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Kumusta naman ang life? Kung akong tatanungin, sakto lang. Dito sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo itong isang tourist spot sa Nagtipunan, Quirino Province na pinuntahan namin at ito ay ang landingan viewpoint mula Aurora Province. Kumonsumo ng 3 oras para sa pagbibiyahe. Mais ang pangunahing produkto ng mga locals dito sa Quirino Province dahil sa terrain condition ng kanilang lupain na mostly rolling na talaga namang very suitable na pagtaniman ng mais. Mga gagayam, nandito kami ngayon papuntang landingan at nangunguha ng souvenir na mais. 5:49 na ng umaga nang marating namin ang landingan viewpoint na una naming destinasyon. Dahil sa sobrang aga namin, wala pa ang mga staff dito na mag-a-assist sana para sa registration. Kaya naman tumambay muna kami saglit dito sa entrada habang hinihintay na mag-open. At dahil wala pa kaming mahintay na stop, nagdesisyon kami na pumasok na. Anyway, exit na lang kami magbabayad at yun nga ang nangyari. Ganito talaga ang senaryo na maaabutan mo sa medyo mataas na elevation na lugar. Kaya naman itong landingan ay halos nababalot pa rin ng hamog sa ganitong oras. Normal lang na makaramdam ka ng panlalamig. Dagdagan pa ng pagsimoy ng hangin na talaga naman na mapabubuntong hininga ka habang pinagmamasdan ang ganda ng buong paligid. 6:04 na ng umaga, hindi pa rin makita ang kalinawan ng mga burol na maihahambing ang ganda nito sa mga bulubundukin ng Batanes. Iba pa yan. Iba iba yung sister. Ala, wala pa naman kasi tayo sa Cagayan. Mukhang hindi pa handang magpakita ang pamumukadkad ng mga bulaklak dito sa landingan viewpoint dahil dito sa parting bungad parang katatanim or nasa land preparation stage pa lang. Dito naman sa likuran, bandang kalawakan ng landingan ay mayroon din naman mga namumukadkad na bulaklak pero tingin ko nasa vegetative stage pa lang ang karamihan dahil hindi pa fully ang pagka-blooming ng mga bulaklak. Nakilala ang landingan viewpoint dahil sa mga bulaklak na nagbibigay ng iba't ibang matitingkad na kulay sa kabundukan na tiyak naman na mapapawaw ka talaga sa ganda. Pero sa pagkakataon na ito, hindi namin nasaksihan ang ganoong senaryo. Ngunit nagkagayon pa man, na-enjoy pa din naman namin ang pamamasyal. Tamang lakad-lakad lang sa mga footpat habang tanaw sa dikalayuan ang mga bundok na animoy lumulutang dahil sa sea cloud. Sobrang ma-appreciate mo ang ganda ng paligid, lalo pat banayad na nililisan ng mga hamog ang bundok. Medyo nagliligalig ang panahon, may konting tigatik ng ambon at pabalik-balik ang mga fog. Hindi pa naman zero visibility, kaya safe pa din ang pamamasyal. Yun nga lang, extra ingat lang sa paglalakad dahil medyo may kadulasan ang terrain. Masyadong dinidibdib ni Madam ang paakyat na paglalakad. Pero no worries, goods na goods yan sa health nyo ni Bebe. At mabanggit ko din lang, wala palang malawak na paradahan itong landingan. Ipinarada na lang namin ang mga sasakyan sa shoulder ng kalsada na may kalso para at least safe na iwan ang mga ito. Salamat sa pagpunta, sir. Okay po, thank you very much, Madam, for your accommodation. Ay. Boss! Boss!
Ganap nang 6:30 ng umaga pero nagpupumiglas pa rin na sumikat si Haring Araw. Sa oras na ito, medyo nagliliwanag na ang paligid. Handa na din namin lisanin ang landingan. Mas klaro na ang beauty ng kabundukan na maihahalin tulad sa bundok ng Batanes na nalalatagan ng mga luntian na damo. Hey, boss! Boss! Ito ang naging karanasan namin sa pamamasyal dito sa landingan viewpoint. We enjoy the present moment, appreciate the beauty, and observe the unstoppable forces of nature. Ikaw, napuntahan mo na rin ba ang lugar na ito? Mag-iwan ka lang ng komento sa comment box dyan sa ibaba kung ano naman ang naging karanasan mo patungkol dito sa lugar na ito. At kung nagbabalak kang makarating dito, eh hangad ko na makita mo ang tunay na beauty ng landingan viewpoint na puno ng namumukadkad na bulaklak. At dito na nga nagsimula ang paglalakbay namin patungong Gonzaga, Cagayan, para naman sa mga plantito at plantita dyan na mahilig sa paghahalaman. Meraki Garden sa Mercedes Isabela ang susunod na destinasyon. Kung ngayon ka lang napadpad dito sa aming channel, i-share mo na ito agad, i-like at mag-subscribe. At huwag mo na ding ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli, paalam!